Kumusta mga folks? Ito na po yung nahanap namin, yung hinanap namin ng gabi. Ayan, sa ngayon, papakuluan na namin to. Kailangan kasi itong papakuluan para matanggal yung laman sa loob. Papakuluan to siguro mga 20 minutes siguro. Para pag tinanggal na yung laman, malambot na. Sa kanon, kung natanggal na yung laman sa loob, kinuha natin yung laman, malambot na. Kaya medyo matagal-tagal din magpapakulo nito. Saka marami talaga. Ito. Wale, malaki. Masak ko siya lahat. So yun, isalin mo na muna. Uy! Punong-puno! Madami talaga. Lalagyan ko ng konting tubig yan. Huwag na masyadong puno kasi matagal kong bulo. Kalahati lang siguro. Yan, pwede na yan. Yan. So ayan, bali kumulo na din po. Ayan. Tingnan natin. Ayan, kumulo na siya. Pero mamaya-maya pa po natin yan. Doon ko na rin ito lininisan sa sapa. At gumawa rin po ako ng pagtanggal ng laman. Ito po yung ginawa kong pangtusok para matanggal yung laman. Sa ang pirasong kawayan. Thank you.
po. Medyo konti na lang. Ito po yung tinatanggal. Ito yung mga ano niya, lamang loob. Bali may mga kinain din. Tatanggalin po natin yan. Yan. Ito yung ititira natin. Ito, tatanggalin po natin yan. Pasensya na po sa iba kung medyo nakakadiri kung isipin. Pero dito sa amin talaga, sa probinsya, kinakain po talaga namin. Yung nga lang, kailangan talaga siyang inisa ng maayos. Yan. Tawag sa amin ay buko. Buko. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa ibang lugar. At kung kinakain din. Na. Pero di pa rin talaga tapos yan. Linisin pa natin yung mga kukunin natin. Ito po yung nakuha. Di ba po tapos yan? Linisin pa yan. Medyo madulas-dulas kasi kaya kailangan natin muna ang linisan. Ginagamit ito ng dahon panginis, dahon ng guyaba, no? Pwede din yun. Pwede iba naman, asin. Kasi medyo madulas siya. Pero isang paraan para mapadali yung paglilinis, para mawala yung dulas-dulas niya, gumagamit po kami ng tawas. Yung powdered tawas. Hindi po yung buong tawas na ginagamit sa tinitin. Powdered po siya. Mas madali po makapaglinis to dito sa mga madulas-dulas na bagi ng karne niya. Mamaya. Bali, konting tubig lang. Tawas. Pero hindi pa tapos yan. Maya-maya pa.
may ano pa yan, second round. Ito na yung huling paglilinis para matanggal yung kanyang mga dulas-dulas. Bali, hinati ko lang siya kasi sa sobrang dami kasi hindi lahat nalilinisan. Kaya hinati ko lang. Po, tatanggalin natin yung kanyang bibig. So yung bibig niya nito. Yan. Parang ipipress lang, lalabas na yung bibig. Yan, lahat yan tatanggalin natin isa-isa. Ito yung bibig niya. Yan po. Hindi natin yan isasama. Kasi medyo matigas-tigas na konti. Yan. Lahat to, tatanggalan isa-isa. Malinis na siya. Tapos na din linisan. So, mamaya-maya, hiwain na. Hiwain na natin. Ngayon po, maghiwain ako. Tapos na rin siyang linisan. So, ngayon, ang hiwain ko ay yung lulutuin. Bala maging luto nito, pwedeng sagata o kaya adobo. Hiwa mo na. Ito po, itong hiniwa ko, lulutuin ko sa gata. Pero pwede din ito pang adobo. Kalaban na naman, may kalaban. Kalabang mano. Yung kailangan ko, bawang, sibuyas, tsaka luya. Siyempre, lalagyan din natin ng paminta mamaya, tsaka asin. A few moments later. Oh, ayan po. Nasalang ko na din. Kung tinatawag tong sangkutsa. Medyo papalambutin pa rin siya. Mamaya, pag medyo dry na yan, lalagyan ko na ng gata. So ngayon, dyan muna siya. Ang kulo ng kulo. Ayan, medyo dry na.
ngayon, lalagyan na natin siya ng gata. Ito na po yung gata. Lalagyan pa natin para wag muna siyang bilog-bilog agad. Adobadong buko. Ayan, ito yung iulam ko mamaya. Wait, is mo. Maya-maya, yung adobo naman, bali dalawang putahe, kumbaga. Ito, niluto ko sa gata, mamaya, adobo naman. Okay.